preni? Sumasakit bigla yung ulo ko. Hindi ko alam kung bakit. Pakasaka ka cellphone ko, kaya biglang kumikirot. Kaya naman naisipan kong hanapin sa mahiwagang bowl itong salamin ko. Kailangan ko na siguro talaga suotin ulit to para luminaw yung paningin ko. Para makita ko yung katotohanan kung maganda ba talaga ako. Pero nung sinuot ko tong mga kapreni, ang nangyari, nahuhulog. Kaya naman pala nahuhulog, walang kinakapitan. Napakahirap talaga mga kapreni kapag kaganito yung ilong. Hindi nabiyayaan ng katangusan. Siguro nung nagpaulan ng katangusan si Lord, hindi pa ako pinapanganak. Nung panahon naman ng nanay ko, baka tulog siya, lumihis. Kaya ang nangyari, walang pinagmanaan ng katangusan, pati yung tatay ko, ganito yung ilong. Kaya kapag yumaman ako mga kapreni, pagagawa ko tong ilong ko. E di kapag hindi ako yumaman, hayaan ko na. 2019 pa itong salamin ko. Pero isang buwan ko lang nagamit dahil nahuhulog nga talaga sa ilong ko. Nagtry ako mag-contact lens, kaya yun na lang yung ginamit ko. Yun nga lang, nawala na, hindi ko na alam kung nasaan. Kung mapapansin nyo pala yung kwarto ko mga kapreni, may nabasa akong nag-comment saan ko daw ba binili yung wallpaper. Sa next video ko na lang ipapaliwanag mga kapreni para meron ulit akong content. Alam nyo naman, piling vlogger tayo, hindi tayo pwede mawala ng content. Maya-maya na nga lang nagising si Ruichi, akala ko magtutuloy yung tulog, kinabukasan na magigising. Alanganin siya natulog, kaya pagising niya sinusumpong. Hindi ko alam kung kanino nagmana to, pero alam ko nung bata ako hindi ako sumpungin. O diba, isang taon pa lang ako, alam ko na yung ugali ko. Sumpungin man tong anak ko, pero napakalambing. Gusto niya laging nakadikit sa akin. Ang dami niyang laruan mga kapreni, pero ako ang gusto niyang kalaro. Buti na nga lang mga kapreni, merong TV. Kung wala, pati pag CR ko, kasama ko siya. At dahil kakagising lang niya mga kapreni, magpupuyatan na naman kami. Hapunan na, kaya kakain na ako dito at para meron akong lakas magpuyat mamaya. Malakas ako sa nilagang itlog mga kapreni dahil nagda-diet ako. Diet ako ng lagay na yan, hindi lang halata. Pakita ko nga rin daw si Kuya Ken sa inyo at kumaway pa nga tuwang-tuwa sa camera. Yung lagayan ng ulam namin, alam ko namang napansin nyo at marites kayo. Wala kasing matinong gamit dito, kaya kahit ganyan, ginagamit pa rin namin. Lumalakas ako kapag kumakain ako ng nilaga, lalo na sa gabi. At bago matulog, yun nga lang wala dito si Daddy Chester. O huwag kayong ano dyan mga kapreni, pinapatawa ko lang kayo. Dahan-dahan lang ang pagsubukot, nakakahiya naman sa inyo kapag kasunod-sunod ang subuko. Baka sabihin nyo kung inunguya ko pa ba o nilulunok ko na lang. Dumating na ang pinakamamahal kong asawa, si Daddy Chester. Pinakita ko kagad sa kanya yung salamin na suot ko. Ay napakaganda ko daw, palagi naman akong maganda sa paningin ng asawa ko. Patay na patay talaga yung asawa ko sa akin, pero ang hindi niya alam, ako ang patay na patay sa kanya. Umuulan nga ngayon mga kapreni, kaya lalakasan ko yung boses ko. O siya mga kapreni, hanggang dito na lang pala ang video ko at maraming salamat sa panonood. Bye!